Oh, so ayun guys, napanood naman po natin yung napakainit na performance ni Steph Curry doon sa Game 4. 43 points, talagang napakainit from the 3, ang lalayo nung mga tirap mapasok. Tabla na uli, 2-2 na Boston at Golden State. Yung video ko nung nakaraang linggo, in-expect nung iba sweep ng Golden State o 4-1. 4-2, pero ito po dikit, mukhang dikit yung series. Pero syempre, may dalawang home games pa ang Golden State. So, meron silang advantage pagdating doon sa home court. Pero ito yung kasi yung tanong diyan. Dahil mukhang posible na naman na mag-champion itong Golden State, at kung sakaling sila yung manalo, pakiramdam ko naman itong si Steph Curry ang magiging Finals MVP. Bumabalik tuloy yung usapan na kung sakaling maging apat yung championship ng Golden State, posible kayang malagpasan na ni Steph Curry si LeBron James bilang pinakamagaling na basketball icon sa kanilang henerasyon. Napakabigat na usapin yan. Ito po ay na-bring up ni Stephen A. Smith sa isang episode ng kanyang show last December, na pinag-uusapan na posible kaya na, kasi parati natin kinukumpara si LeBron kay Michael Jordan, 'di ba? Yun yung inahabol ni LeBron, yung mga championship ni Jordan, yung mga records ni MJ. Pero posible kaya na ang dapat ikumpara instead of LeBron MJ ay Steph Curry at MJ. Si Steph Curry kaya ang pwedeng matawag na pinakamagaling na player sa kanilang henerasyon ngayon. So according dito kay Smith, so sabi niya, after all, Jordan changed the NBA in the 1980s and the 1990s. O si Curry naman, arguably the greatest shooter of all time. I think maraming mag-agree dyan. He has stretched the limits of the court dahil sa kanyang long-range shooting, and an entire generation of high school, college, and NBA players taking shots from a very long distance. Diba? 10 years ago, hindi natin naririnig yun, yung ganung kalalayo mga tira, pero ngayon parang normal na, expected na para sa mga shooters na papasok ng NBA. Sabi ni Stephen A. Smith, "You know what I'm thinking about? I'm thinking about Steph and LeBron James. For years, we compared LeBron to Michael Jordan. Can LeBron equal or surpass Jordan's impact on the game? His rings. How will LeBron's legacy compare to Michael Jordan? But maybe the question we should start asking is, has Steph Curry overtaken LeBron James as the basketball icon of this generation? Because look at it this way, as great as LeBron is, the man is a legend. Nasa Mount Rushmore daw siya ng basketball. Pero pag nanalo si Steph Curry at sa Warriors, at yung Warriors ng championship ngayon, equal na sila ng dami ng rings. Si LeBron, lumipat siya. Tatlong team iba-iba yung rings niya. Si Steph, he stayed with one team, and apat na championship yung napanalo niya. And he'll also be in a position to win more rings kasi bata pa sila. Nasa prime pa lang ng career niya si Curry. Tapos yung mga bagong teammates niya, sila Poole, yung mga bata, sila Wiggins, yung Gary Payton too. Napakahuhusay. So mukhang malayo-layo pa itong career ni Curry in winning championships. Mukhang even after this season, they'll be a contender for many seasons to come. So posibleng malagpasan pa ni Steph itong si LeBron sa dami ng NBA rings. So sabi nga ni Smith, if he has changed the way basketball is played at every level with the rise of the long-range three-point shooting, then maybe it's not LeBron's legacy we should be comparing to MJ. Maybe we should discuss Steph versus MJ. Just something to think about. Hindi naman niya sinabi na yun na talaga, pero maganda lang ding pag-usapan. Diba? Kayo, anong tingin nyo? Siyempre, maraming areas na lamang si LeBron. Sabi natin, sa defense,
sa rebounding, 'di ba? Tapos si LeBron, many times dala-dala niya yung buong team. Si Steph din naman, kaya din naman niya. Kaya din naman niyang dali niyan in. Pero si LeBron, ibang level din kasi pag dala-dala. Pero bottom line, talagang naiba ni Steph yung laro ng basketball ngayon. Talagang nag-iba na. Ngayon lahat stress na lang, nang-stress yung mga team. Diba? Nung araw naman, hindi ganyan. Diba? So yun yung magandang usapan. Kung instead of comparing LeBron to Jordan, na I think many naman eh, parang si Jordan na din naman yung lamang diyan sa usapan na yan. O baka instead na kinukumpara si LeBron, baka dapat si Curry yung kinukumpara. So yun po, abangan po natin sa Tuesday yung susunod na laro. Of course, we will be watching. Hingan ko ng opinion yung mga teammates ko na sinabi na masisweep daw ng Warriors yung Celtics. Meron kasing iba na predict sa Celtics mananalo in game 6 o kaya game 7. Pero may iba, Warriors daw 4-0, 4-1 eh. So kausapin natin sila sa Wednesday pag nakita-kita kami kung ano sa tingin nila. Oh, pero yun po ang magandang napag-uusapan lang naman. Kasi syempre tayo mga Pinoy, maraming mga fan si Curry, maraming fan si LeBron. May mga haters din si LeBron, medyo marami-rami rin. Syempre si Jordan, talagang lahat naman talagang iniidolo tong si Michael Jordan. Kapanahunan din namin yan nung 90s. So yun guys, yun po ang latest news po natin. Please subscribe dito sa Models of Manila Sports, ang bago nating YouTube and Facebook page. So please support us po. So thank you very much. Bye-bye.